Hello po. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Mga kapunlak, kapatid, kapuso, at kapamilya. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 15, 2023. Araw din po ng Simbang Baklaran, dyan sa Champut, sa Baklaran, Paranaque. Ingat po ang mga deboto ng mahal na ina ng laging saklolo dyan sa Baklaran. At bago po tayo magnilay at magbasa ng ating ebanghelyo sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin sa ating Diyos na mapagmahal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay lumalapit sa iyo unang-una upang magpasalamat para sa aming buhay na natangkilik sa araw-araw, at naway patawarin mo rin po ang aming mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali na nagagawa namin sa buhay, lalo-lalo na sa mga araw na ito. At Panginoon, pinapanalangin din po namin ang lahat ng mga pumanaw, lalo-lalo na po ang mga pumanaw sa araw na ito. Naway masilayan nila ang buhay na walang hanggan sa iyong piling dyan sa kalangitan. At ito po ay hinihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw po ulit po sa ating lahat. Atin pong babasahin na po ang Ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Marcos chapter 8 verses 22 to 26. Atin pong basahin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pagpasok nila sa Bethsaida, isang bulag ang dinala sa kanya at hiniling sa kanyang hipuin ito. Inaka ito ni Jesus sa kanilabas ng bayan. Pinahira ng laway ang mga mata nito at ipinatong ang kanyang mga kamay. At sa kanya ito tinanong, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang tao at sinabi nito, "Parang ang mga punong kahoy ang nakikita ko, pero lumalakad." Tiyak na mga tao ito. Kaya agad na ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata nito at nakakilala siya at gumaling at nakita nga niya ng malinaw ang lahat. Pinauwi ito ni Jesus sa pagsasabing, "Huwag kang pumasok kahit nasanayon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda, napakalalim ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Pagpapagaling na naman po ng ating Panginoong Hesukristo sa isang bulag. At itong bulag po ay walang pangalan. Ibig sabihin po, ibinibigay po sa atin na ilagay natin ang sarili natin doon sa bulag na iyon. At marami sa atin ang nakararanas ng pagkabulag sa katotohanan, pagkabulag sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Marami sa atin ang hindi nakikita ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa araw-araw, at puro masama ang nakikita. O wala silang nakikita, as in, nasa kadiliman sila. Ngunit lumapit ito, ang lumapit tayo sa ating Panginoon upang tayo ay mapagaling sa ating karamdaman sa pagkabulag, at makasisigurado po tayo na magiging maliwanag sa atin ang lahat. Makikita natin ang lahat sa mundong ito, ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng pagmamahal ng Diyos sa atin sa araw-araw. Mahirap din po ang bulag dahil
hindi po natin nakikita ang ating kapwa. Nakikita natin ang kapwa na nahihirapan. Nakikita natin ang kapwa natin nagugutom. Hindi natin yung magawa kung tayo ay bulag. Bulag sa pag-ibig at bulag sa ating pananampalataya. Kaya ang hamon po sa atin ay lumapit tayo sa ating Panginoon upang buksan ang ating mga mata. Mata ng pananampalataya. Mata ng pag-ibig. Na ibig na nagpapakita sa atin or magpapakita sa atin sa kahalagahan ng ating kapwa sa ating buhay. Dahil ang ating kapwa ang magiging daan natin patungo sa kalangitan at sa kahariang walang hanggan ng ating Panginoon at Diyos. At ipananangin natin ang bawat isa na hindi mabulag sa na ino-offer ng mundo sa kanila. Dahil ang mundo po ay nag-o-offer or nagbibigay ng mga bagay na isanhi ng ating ikabubulag sa pananampalataya natin sa Diyos. Kaya po, tatagan po natin ang ating mga sarili at pananangin ang bawat isa na makakita sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, nagsishare, nagko-comment, like po nung mga videos na ginagawa natin. At makakaasa po kayo na ang pagninilay natin ay magtutuloy-tuloy, magdedere-derecho kung tayo po ay magtutulungan sa pagkalat ng mabuting balita ng ating Panginoon. I-share nyo po sa inyong mga social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, at kung saan-saan pa pong social media networks. At maraming salamat po. At bago po tayo magtapos, darasalin po muna natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kalayaan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patuwarin mo kami sa aming mga sala para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kumain pa yung tulot sa tukso. At hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mahal na ina, gabayan mo kami at ipananangin sa iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Aman, abagin mo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos yung mga sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak ni Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami ng makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpala araw po sa inyo lahat at ingat po tayong lahat. Thank you po.